Hello kids, how are you? Today we're going to talk about day 6 or the last day of creation. No? Ako si Ate Thea and let's pray before we start. Panginoong Jesus, salamat po sa araw na to na binigay mo sa amin that pwede namin malaman ano yung nangyari nung umpisa dahil nakasulat ang mga bagay na ito. Salamat po dahil ginawa mo kami, Lord, at sa paggawa mo sa amin, Lord, hinanda mo lahat ng bagay, ginawa mo lahat ng punong-puno ng talino at kagalingan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Psalm 139 verse 14, sabi niya dito, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. No? Pinupuri kita, Panginoon, dahil ako ay ginawa mong napakaganda. Maganda ang mga gawa mo. Alam ko yun. Psalm 139 verse 14. So kung last day of creation na to, ano sa tingin mo ang ginawa ni Lord? No? Lahat na nagawa niya, ito na lang ang mga hindi niya pa nagagawa. Nandito ngayon. Balikan natin ng onte. So, in the beginning, there was nothing. Wala, no? Water was hovering over the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Tapos unang sabi ni God, day one, let there be light. And then there was light. So, meron ng liwanag na kailangan ng mga tao at animals. And God said, it was good. Day two, sabi niya, let there be water above and water below. The sky in between. And it was good. Nakita niya. Day 3, he said, let the plants come out of the ground and let there be trees with fruits na may seed in it that it can reproduce after its own kind. So may pagkain na, may shelter na. And let dry ground appear pala kasama nun. Kung saan tumubo yung plants. And then day 4, sabi niya, nung day 1, lights lang. Pero ngayon, sinabi niya, sun, moon, and stars. To mark seasons, days, and years, and to give light on earth. Yung sun, to give light during the day, and the moon and the star, to give light during at night. And then, day 5, sabi niya, let there be animals. Lahat sinasabi niya, let there be lang. Tapos nangyayari, that fly and animals in the sea. Okay, so ano pang wala sa day 6? Wala pang land animals. So, laging sabi ni Lord, it is good. God saw all that He had made and it was good. Again, sa animals, sabi ni God, let the earth be filled with animals and let each produce more of its own kind. So, ang isang animal nanganganak lang ng same kind. So, for example, meron kang ibon, pag nanganak siya, it will reproduce after its own kind. Ibon din ang ipapanganak. Ang deer, pag nanganak ang deer, deer din ang lalabas. Ang fox, pag nanganak ang fox, fox din ang lalabas. Because yun yung dineclare ni God na design nila from the very start. Sabi niya, let there be tame animals and small crawling animals and wild animals. Let each produce more of its kind. And it happened. Nangyari. So God made the wild animals, the tame animals, the small crawling animals to produce more according to their own kind. And God saw that it was good ulit. So whether wild animals or farm animals, ginawa ni God sa araw na to. Kasama yung mga gumagapang sa ground, reptiles, insects, and He was happy to see them. And now, sabi niya, nag-usap sila, si God, sabi niya, let us make man in our image. So, ito, pinag-isipan talaga nila, pinagplanuhan. And, gagawa tayo. Itong iba, sabi lang ni Lord, sinabi niya lang, nagawa na sila. Pero sabi niya, let us make man. Tapos, the Lord God took the dust, parang sa pottery ito, took the dust from the ground and formed the man out of it.
And then, inuha niya yung clay na yon. Tapos sabi niya, he breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Eh, di ba yung mga ibang animals, humihinga rin yan eh. Pero walang sinabi doon na, hiningihan sila ng spirit ni God. Yung kagaya ng preaching ni Pastor Man nung Sunday. And when it comes to people, he breathed into our nostrils the breath of life. Yung buhay natin, yung very life natin is from God himself. No? So, he made a man at nabuhay. And anong pangalan niya sa unang man? His name was Adam. Made in the image and likeness of God. So, kagaya ni God, si Adam ay nakakapag-isip. Ikaw at ako. Nakakapag-isip, nakakapagmahal. We can worship. Nakakapili tayo. Nakakausap natin si God. So, very special na creation tayo ni God. At nilagay niya, ay hindi ko pala nalibat no, kay Adam. Nilagay niya si Adam into the Garden of Eden. Hindi para lang tumambay, pero to work it and take care of it. No. Tapos, tinignan ni Adam, binigay ni God kay Adam yung mga animals. Pinangalanan niya sila isa-isa, giraffe, tiger, ayan, ano ba yan, parrot. Kaso sabi niya, nako, walang kapartner, walang kakausap kay Adam, kailangan niya ng makakasama na tama. So, pinatulog ni God si Adam ng mahimbing at habang natutulog siya, tinanggal niya, parang inoperahan niya no, si Adam yung isang rib. At out of that rib, ginawa niya yung woman. At ang pangalan ng woman ay si Eve. So, hinil niya yung part na yon na parang inoperahan niya, no? Parang first surgeon si God, no? Tapos, dinala niya dun, ginising niya si Adam, dinala niya sa kanya si Eve. At nung nakita ni Adam si Eve, sabi niya, kamukha ko to, tao to, kagaya ko. Now, this is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman for she was taken out of man. And this time, hindi lang sinabi ni God. Pagtingin niya sa lahat ng ginawa niya na that it was good. Sabi niya, it was very good. So he was so satisfied and so happy. And next week, you will learn what did God do after he made everything good. So if you listen very well to our story today, balikan natin yung kwento. What did God create on the sixth day? Animals and people. Number two, paano naiba yung man and woman sa mga ibang animals? Yung man and woman were made in God's image to be like God. Not God, but like Him. Able to think, work, create, talk to each other, have a relationship. And they were in charge. Given the charge na, kayo ang mamamahala, you are to rule. And care for the creation and work the garden. Anong pangalan ng first man and woman? Adam and Eve. Number four, why did God make a woman? Sabi niya, it's not good for the man to be alone. Number five, how did God make the woman? Okay, pinatulog niya si Adam. Inoperahan niya, tinanggal niya yung isang rib at ginawa niya si Eve. And number six, what did God think about His creation? It was very good. But sa tingin mo, why do you think God wanted to make something in His image? Okay, think about it, talk about it in your class. And then, meron pa tayong mga ibang questions. What do you think God, Adam and Eve's relationship were like? Sa tingin mo ba they were like friends? Kasi they could talk eh. Diba? They could make. They could create. They could have relationship. They have the spirit of God. Ano kayang ginagawa ni Adam and Eve, no? Kung nung nasa garden sila. Of Eden. So they're working the garden, diba? They're enjoying the fruits, planting, designing, redesigning, diba? Kung ikaw yon, what would you do to explore the world,
no? Everything is already there. The animals, plants, the moon, the stars, the sun. Would you be excited to live there? Ano kayang pakiramdam ni God, no? Nung ginawa niya si Adam and Eve nung umpisa. And ano kaya, anong naiisip mo when you think of this story? Let's go back to Psalm 139 verse 14. Sabi niya dito, I praise you, O Lord, because I am fearfully and wonderfully made. Ibig sabihin, pag fearfully, di ba, pinag-ingatan mong gawin. Hindi mo binasta basta, o sige, okay na yan. Hindi, gusto kong gawin yung best ko, di ba? May mga bagay tayo na gusto natin gawin yung very best natin. So I am fearfully and wonderfully made, and your works are wonderful. I know that full well. And so, God created us to be wonderful in His image, to have relationship and friendship with Him and one another. No, iba sa animals. Ang animals, masaya din kasama yung mga aso, ganyan. Pero we cannot have that deep relationship with animals as we can have with people and God. And kung feeling mo malayo ka, God wants to be back and close to you again. And that's why Jesus died on the cross, para ma-restore yun, yung friendship na yun na dinesign niya from the very start. Let's pray. Jesus, we do praise you today, Lord, because we are fearfully and wonderfully made, Lord. Pinag-isipan mo, Lord. Napakaganda, Lord, ng mga gawa mo. We thank you, Lord, that you breathe life into our nostrils with your breath of life. And I pray, Lord Jesus, na bawat isa ngayon dito, hindi lang, Lord, the breath of life, the Spirit of God will be in each one, Lord. Once more, Lord, especially, Lord, kung wala na yung relationship ng mga iba sa'yo, Father, I pray, Lord, that you will breathe into them, Lord, your breath of life. And you will restore, ibabalik mo, Lord, yung nawalang relationship na yon, na yung malapit na friendship and connection with you will be restored through the work of Jesus Christ on the cross. In Jesus' name, amen. God bless you. Memory verse. Memorize nyo. Chasing me forever, I will dwell within the